okay lang yan. Okay. Okay, tara na. Yung miso sinabi ko. Oo nga, ito nga yun. Ay, baka magulawa bakla. Kahit ganyan. Ayan. So, magandang hapon. Last. Ano maganda sa hapon? Ako. Naliloko ako makami. Ayan. Kaya naman siya, start na naman siya. Nakaranas ka ng late kayo, di ba? Nakwento mo dito na, yun nga, nakaranas ka ng pang-abuso tsaka sexual abuse. Physically and sexually abuse. The first year ka, maaaring mo bang inarrate kung, in summary, kung anong nangyari nun? Ay, sa uulitin ko ulit. Hindi naman detailed by detailed, pero sa summarize mo. Ito na hiya ko kay kuya. Eh, okay lang yan. Katamingin na. Hindi siya umisabing titiga. Naalala niya yung boyfriend niya. Oo nga, tawag ka mga sila. Joke lang, hindi naman pala. So, hindi ba ako mga sila mo? Picho-picho mo lang ako. Please repeat the question. Can you summarize the story? Your experiences. Yung sa ano? Sa sexual abuse. Yung first year high school. Kasi po nung first year so ulitin ko na lang. Summarize mo na lang. Short version. Yung nung nasa CR na nga kami. So pasok ko dalawang lalaki. Tapos yung pagpasok ng dalawang lalaki. As in, parang hinawakan nila ako. Tapos yung isang kasama kong bakla, tumakbo siya. So, nakalabas siya. So, ako na lang yung natira. So, wait. May chance siyang tumakbo. Yung kasama mong bakla, may chance siyang tumakbo. Ikaw? Naiwan. Kasi hawak na po ako ng isang lalaki. Hawak ka na ng isang lalaki. Pero, anong ginawa mo nung hinawakan ka nila? Siyempre, pumipiglas po. Pero hindi na po ako nakapalag kasi dalawa po sila. Tapos nung hinawakan, nila po ako na sa mismong, sa loob na po talaga. Yung sa may toilet na. Sa cubicle. Oo. Tapos ayun po, hinawakan nila. Tapos yung ayun na ginagawa na nila. Dinidikit nila yung camera. Describe mo kung anong ginagawa nila sa'yo. Yes. Huwag ka mahiya. We'll keep it private, promise. Yes. Pusok ka. Ayan. Ayun, yung hinawakan nila akong pag-anon. Tapos dinidikit nila yung ari nila sa akin. Ano na feel mo by that? Parang honestly speaking, nagugustuhan mo ba 'yung nangyayari? Kakaloka, FEB 'to. Gusto mo ba 'yung nangyayari o honestly? Ang hard mo sa akin, ha. I'm just analyzing the hindi, syempre hindi ko po gusto. Siyempre, first year pa lang ako, wala pa ako sa tamang pag-iisip. Kasi bata po talaga. Pero by that time, wala pa akong alam na gano'n. Parang, by that time, ano ka na? Alam mo na sa sarili mo na gano'n ka, balinga, okay. Gano'n. Aminado ka naman. Tanggap ka ng family. Yes. So, yung dun nga sa nangyari, ano sabi ng best friend mo sa'yo? Di ba syempre iniwang ka niya, hindi ka ba nag-aasak? Tuwang-tuwa po. Tuwang-tuwa siya para sa'yo. Pero kasi po siya nakatakas. As in po, nung kumalat siya po nagkalat sa buong campus. Pinagkakalat niya talaga, tuwang-tuwa siya kasi nakatakas siya. And ano naman reaction mo na pinagkakalat niya yun? Siyempre galit na galit, nahihiya po. Anong year ka nung ano ka? Natin boss, natin game. Anong year ka nung sinasaktan ka nung brother? Bubo na kasing kuwanan yung mukha. Wala na, oo, wala na. Anong year ka nung sinasaktan ka nung brother mo? Di ba, nakwento mo din dito na merong ding domestic violence na nangyayari. Yung brother mo sinasaktan ka. Anong year ka nun? Second year, third year, fourth year. So, first year hindi pa? First year ka hindi ka pa niya sa? Kasi schoolmate mo ba yung kapatid mo? Schoolmate. Sabi mo dito na matchmate mo din. Sabi mo dito na kumalat sa buong campus yung issue nga na na-rape ka, parang gano'n. Alam ng kapatid mo yung nangyari. Hindi ko po kasi alam. Kasi diba sabi mo kumalat. So, schoolmate mo yung kapatid mo. May tendency na alam ng kapatid mo. Wala kang pakialam sa kapatid mo. Wala kang pakialam pero binubugbog ka. Ayan, wala kang pakialam yung binubugbog lang. Yun. Anong motibo niya? Sa tingin mo, anong motibo niya? Bakit kanya sinasak? Trip niya lang po kasi nga po, kasi sa lahat ng magkakapatid ako lang yung bakla. Hindi po nila, hindi niya po tanggap. Sabi niya nakakadiri ka, ganyan sa'yo. Tapos lagi niya lang po ako pinagtitirpan, sabihin niya lang ako sasapak-sapakin. Parang trip niya lang talaga kasi nga ganito ako. Kasi hindi niya po talaga tanggap kasi lahat kami lalaki. Parang ako lang yung bumalik ko. Pero yung parents mo okay lang naman sa kanya? Okay lang po, sa mga papa ko. Lahat ng kapatid mo ganyan?
siya lang. Siya lang po yung malupit. May sinabi kang pangalan dito eh. Yung Joseph, no? Jasper. Di ba kasi ko lang nga siya. So, hindi mo ba naisip na baka naman alam niya yung issue na nangyari sa'yo? Tapos iba yung interpretation niya dun sa issue. Di ba? Maaaring iniisip niya na nagustuhan mo yung nangyari. Kaya bitter siya sa'yo. Kaya sinasaktan ka niya. First year pa po yung nanay. Oo nga. Pero, hindi niya po ako sinasaktan ng first year. Pero di ba sinabi mo dito na hindi nila nakakalimutan yung issue hanggang fourth year ng high school, nag-trend talaga yung issue na yun. So meaning... Pero nag-stop na po kasi siya noon eh. Ah, nag-stop siya. Pero wala ba siya nababanggit sa'yo na alam niya? Wala. Nagsumbong ka sa parents mo. Okay. Na ano sabi ng parents mo? Ay, hindi po ako nagsumbong. Nagsumbong. Ano nangyari? Oh. Nagpa-guidance lang po. Bakit hindi mo naisip ang sumbong sa parents? Siyempre, ayoko nga. Ayong eksena yun. Nahihiya ka. Pero po, hindi po na-drop. Kasi kung sana po na-drop yun. Sila'y nahihiya ka. Kung sana po sila. Anong naramdam, anong reaction mo nung nangyari? Na-depress ka ba? Ayaw mo ba pumasok? Ano pa yung... Nahiya lang talaga. Hiya lang talaga ako. Bukod sa iyo, tsaka doon sa dalawang lalaki yung sabi mong nang parang nang-rape nga sa iyo. May iba pa bang witness? Witness doon sa nangyari? Yung kaibigan ko lang bakla. Yun. Siya lang kasama ko. Kasi uwian na po yun eh. Hello. Diba? Paano mo bang i-describe sa akin kung anong klaseng... Sorry sa word ah. Pero kung anong klaseng baling ka? Kasi diba, may iba't ibang klase ng... Ibang level ng bading. Iba, lantad. Yung iba, tago. Yung iba. Iba, virgin. Yung iba pa. Talagang go. Nagtanong sa akin. Hindi ka hard eh. Ano po, yung nagpapakatotoo lang po ako, yung kung gusto ko talaga, yung babae po, pinapakita ko talaga yung kung ano ako. Tapos ayun, nag-makeup ako, nagsuot akong babae kasi ayun na nga po eh, bakla na nga po. Kaya panindigan ko na. Bakla na ako, baklain ko pa sarili ko. Ayoko po itago, kaya pinapakita ko kung ano talaga. Anong, paano ka mag-approach sa mga lalaki? Ha? Wala, dead ma lang po. Hindi ko po pinapansin kasi ayoko po talaga magbigay ng motibo. Ay, crush ko yan. Kasi pag before na nagbigay ako ng motibo na crush ko siya, hindi niya na po ako, parang may ilang siya sa akin. Kaya wala, hindi ko po siya pinapansin. Wala lang po, dead ma lang po. So, ano na, personal life naman. Ilan kayo magkakapatid? Apat. Ano yung work ng parents? Yung papa ko po, chef cook. Mama ko po, chef cook. Yung pangalan ko pong kuya, chef cook. Yung pangatlo kong kuya, chef cook. In short, lahat po. Ikaw, anong course mo? HRS. Sa HR, Hotel and Restaurant Service. Saan ka nag-aaral ngayon? Metro Business College. Saan yun? Sa may Makati po. Saan ka nakatira? Dito, tapos dito. Magkalapit na namin. Magkalapit lang po kami. Ano mo siya? Opo. Mas maganda ako. Saan? Sa babae. Pero nagka-jowa po ako ng babae. Yung elementary. Isa ng elementary. E paano? Kailan mo parang na-realize na ganyan ka talaga? Since birth talaga. Simula nung kinder ako sa ibang pero, bansa. Pero nagka-jowa ka. Pero alam niya pong bakla ako. E paano kayo nagka-jowa? Hindi. As in, walang ganun eksena. Okay. Parang childish ganun lang. Ano, hindi ka ba nandidiri? Dead mo lang. Hindi ba ako kanya na pa. So, another difficult question, please. Gusto mo. Ay, hindi. Joke na. Hindi ba sinasabi mo na hinahalik-halikan ka? Di ba usually kapag pagbading yung isang tao, tapos parang ginagano sila, parang gusto pa nila. Ikaw ba gusto? Hindi po. Talaga?
Ano nga? Kung jowa ko, syempre, carry lang. Pero kung pero ibang tao. Pero nagagawa mo pang tumawa ng ganyan. Eh, tagal-tagal na nun eh. So, ibig sabihin, wala na sa'yo yung nangyari? Wala na, dead ka, na. Hindi ka na-affected. Ano yung mga ginawa mo after nun? Parang, di ba after ng incident, ano yung mga nangyari sa'yo? Baga, nagkulong ka ba sa kwarto nyo? Hindi ko lang po pinabayaan. Dinedma ko na lang. Ang yung parang iniisip yung iniisip ko na lang yung kayayan nga sa school kasi lagi ako ina-assert parang ano nga siya sa school trending talaga kalat ayun kilala lang yung mo yung dalawang lalaki ha? Kilala mo yun hindi di mo sila kilala hindi as in doon sila nag-aaral sa doon nag-aaral sa school pero hindi ko naman sila kay kilala kayo kayo hindi po paano hindi mo kilala eh parang ang ironic naman hindi ko po sila kilala kasi ang pag pang, ang panghapon po First year at saka third year. Ang pang umaga, second year at saka fourth year. Ano ka doon? First year pa? First year po ako, third year po yun. So, okay. Alam mo na third year sila pero hindi mo talaga alam yung name. Hindi po. Itsura natatandaan ko. Opo. Anong describe mo sila sa akin? Hindi nyo po yung naisip na parang kilalanin sila. Ay, hindi na. Kasi baka mabanatan pa ako eh. Ay, isip mo abangan ka sa labas. Oo, abangan sa labas. Dahil nga sa nun sa nangyari. First time lang nangyari sa'yo, hindi na naulit yun. May, nung naulit po siya, pero hindi na po ganun. Ano na? Nung cardiac na. Anong cardiac? Yung sapak na. Ah! Yung suntok sino na. Sino naman? Kabatchmate ko din. Ayun po yung nag-drop talaga. Pinadrop ko talaga. Bakit siya, bakit kanya ginawa? Ewan ko dun, trip niyo lang ako. Ba't lalaki? Di ba kunento ko sa'yo yun? Kasama yun dyan eh. Anong ginawa niya sa'yo? Sinuntok-suntok niya? Oo, sinuntok-suntok niya lang ako. Trip niya lang po ako. Trip ka niya lang? Siguro sobrang ganda ko. Kaklase mo? Hindi. Batchmate. Batchmate. Pero, kaano? Close mo ba siya? Hindi. Before, parang ano ba? Anong relasyon niyo before? Parang wala po. Hindi, I mean ano? Magkakilala lang kayo. Hindi ko siya kilala. Batchmate mo nga, di ba? So, niya mo lang. Batchmate ko, hindi ko siya kilala. Wala akong panahon sa kanya. Alam mo pangalan niya? Ha? Alam mo yung pangalan? Hindi. Yung dun nga sa ano, domestic violence na nangyari sa'yo, yung sa kuya mo, si Jasper ba yun? Anong relasyon meron kayo? Anong... Kapatid. Ay, hindi! Paano kayo mag, ano, paano kayo mag... I-treat yung isa't isa. Okay. Wala pa, parang magkapatid lang. Parang utusan lang, ganun hindi lang. Na niya, hindi na po. Paano nag-start yung pag-accept niya sa'yo as gay? Nung simula po na natanggap ako nung panganay kong kapatid sa kayong isa, natanggap nilang kahit nasa harapan nila ako, nagbimakeup ako, kahit nasa harapan nila ako, sumasayaw ako, nakadamit akong babae, okay na sa kanila. Kaya wala na siyang magagawa, okay na, kaya okay na sa kanila. So kailangan na nag-treat ka. Maaari mo bang i-describe sa amin yung lifestyle mo as a gay person? Explain lifestyle ko. Lifestyle yung ano, klase ng pamumuhay niya. Klase ng pamumuhay mo daw. Like for example, Bulag ako sa BC. Ayun, like for example, ako pag busy sa umaga, school, ganun. MWF lang po kasi pasok ko. Tapos? MWF pasok. So, pag may pasok ako, igising ako sa umaga. Pagising ko sa umaga, kakain ako. Tapos kakamain, maliligo ako. Ayun na, pagkas ko maligo, gibihis ako. So, gimakeup na ako, ayusin ko na yung sarili ko. Ganon katagal ka nag-makeup? Mga 1 hour, ganon. Sa sarili ko pa lang yun. Sa makeup, sa pag-gibihis, 1 hour mahigit. Tapos, ayun na, sobrang tagas. Pagtapos ko mag-ano, ang kapalam na ako sa family. Tapos, kuya, alis na ako. Maalis na ako sa kiss. Tapos, ayun na, alis na. Tapos, ayun na. Pagka sa school na ako, ayun na. Tahimik lang ako sa school. Kasi, kasi ayoko talaga yung ano eh. Yung ako yung unang pumapansin. Kaya gusto ko sila yung unang ka-approach. Tapos, ayun na. Pagtapos ng klase, uwi na sa bahay. Pag uwi, ayun na. Tapos, ayun na, computer. Tapos, pagkasa ko computer, gala-gala po na sa mga kaibigan. Tapos, uwi na sa bahay, kain. Tapos, ayun na. Magdamag na sa time. Mo, ano? Pag free time, gagala kami, punta kami doon. Pero kami nagka-practice kami ng sayang. Lagi ako nasa Pasay West. So ayan, may boyfriend ka dito. Boyfriend mo talaga siya. Madami ka na. Ay, hindi ko naman tatanungin yung pangalan. Paano mo siya nakilala? Sa Facebook. Facebook lang. Nag-meet na kayo in person. Yes. Oh my God. So utang ko siya ng pen. Prepare ako siya kayo. Tapos, ano, ikanto mo sa amin kung anong klaseng seat ba siya sa'yo? Sobra.
Oy, nag-text na kayo, sabi, gay aura. Nagagalit. Pabilis mo ganyan. Nag-text na pala, tamo nag ayun. Tignan mo yan na. Ang ginawa mo. Alam mo, una na ganito to, yung hindi matouch. Alam mo saan? Nandito kami. Nilaglag niya. Ang taas-taas. Ano ko ko yan? Di ako yun. Haliwag ko. Ano tingnan mo nangyari? Dito, nagagalit na po. Ayun, tapos yung pagbabanta ba sa'yo nung mga ano po? Ano, sige lang. Sinabi mo. Nareplayan mo ba? Nareplayan mo, mami. Sabi po ah. Yung pinagbabantaan ka ng mga kaklase mo, di ba? Hindi na ako nabala sa jowa. Ano pa? Pinagbabantaan ka ng mga kaklase mo. Ay, yung mga nagbuwa na sa'yo. Yung gumawa na. Yung rape ba yun? Death threat? Oo. Pinagbantaan ka nila, di ba? Opo. Ano ang sinasabi mo sa pagbabanta nila? Eh, yun yung ano yun nga, pag ano, pag sinabi nga daw sa ano, pag nagsumbo. Oo, carjacking ako. Ano sabi ng mga teacher mo nung ano? Mag-emote na lang. Ikakatawa mo na to.